Sa Loyola Memorial Park sa Marikina ay pamorningan na po yung ilang mga bumibisita. Dito po nakahimla yung ilang mga kilalang personalidad. Kabilang na po sila Nida Blanca at Francis Magalona. At live mula sa Loyola Memorial Park, may report si Salima Rasman. Salima. Jiggy, libo-libo nga ang dumagsa dito sa Loyola Memorial Park sa Marikina para alalahanin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay ngayong undas. Papunta pa lang, mabagal na ang usad ng mga sasakyan sa Ibonifacio na ginawa na ring one-way. Pagdating sa loob, buhol-buhol ang traffic dahil sa sobrang daming tao. Kaya ang ilan, kanya-kanyang lakad na lang patungo sa mga puntod. Ang pamilya ng nasawing superbike champion na si Maiko Buncho, maagang nagpunta sa kanyang puntod. Ramdam pa rin daw ng amang si Gregorio ang sakit ng pagkawala ng anak. Talagang mahirap, especially sa mother niya, sa amin, na ako na lagi niyang kasama. Pumanaw noong 2011 si Buncho matapos maaksidente sa racetrack sa Subic. Nagsampa ng kaso ang pamilya Buncho laban sa race organizer, racetrack owner at sa governing body ng motorsport sa Pilipinas. Enjoy kung nasan man siya. Kung paano siya nag-enjoy dito, sana mag-enjoy pa rin siya doon sa kung nasan man siya ngayon. Ang puntod ng 80s icon at soap opera princess si Julie Vega patuloy pa rin dinadalaw ng kanyang mga tagahanga. Pumanaw si darling Julie Pearl Postigo noong 1985 dahil sa isang misteryosong sakit. Si Nanay Nati, nakagawian ng bisitahin tuwing undas ang puntod ng aktres. Hindi raw niya malilimutan ang kabaitan sa kanya ng dalaga. Kapitbahay kasi nila noon ang malapit na kaanak ni na Julie. At nang pumanaw ito, tumayong caretaker si Nati sa puntod ni Julie. Araw-araw ko linilinis siya nung akong caretaker. Tapos pinupunasan ko yung lapida, pinapakintab ko yung cross niya. Parang nandyan lang siya sa tabi ko. Ramdam ko naman na siguro, kumusta na ako. Ikinatutuwa naman ang pamilya ni Julie na kahit halos 3 dekada nang wala ang dalaga, marami pa rin ang nagmamahal sa kanya. The side of the family na sobrang ano talaga, nakaka-overwhelmed on their part na talaga ang dami nagmamahal pa rin kay Julie through the years. Hindi nagbabago. Dito rin nagbaril si dating Energy Secretary Angelo Reyes. Sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, kinuha ng dating general ang kanyang buhay. Si Feliciano Recorba, nasaksihan ang buong pangyayari. Sa binagsakan ni Reyes, hindi na raw tinubuan ang damo. Baka yung dugo ngayong ano na yun, baka yan pa ang ano dyan. Kasi dito siya umikot eh, tumaob. Maraming pamilya naman na magpapalipas ng gabi dito sa sementeryo. Si Nanay Pasita, bit-bit maging ang mga maliliit na apo para ipagdiwang ang unang undas ng kanyang asawang si Alfredo. Selebrasyon daw ito ng buhay ng padre de pamilya at ng kaarawan ng kanyang apo. Importante sa akin ano ng asawa ko dahil lahat ng mga alaala, naaalala ko siya. Jiggy, ayon sa Loyola Memorial Park Oplan Kaluluwa Command Post, umabot sa 11,000 taong pumasok sa loob ng sementeryo ngayong undas. 2,000 katao naman na tinatayang nagsiuwi na simula nga alas 6 ng gabi. Pero sa ngayon, marami pa rin ang nasa loob at handang magpalipas ng gabi sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. May pamipamilya pa rin ngayong gabi lang piniling pumunta dito sa sementeryo para raw iwas sa init. Pangkalahatan namang naging mapayapa ang undas ngayong taon. Jiggy? Salima, para doon sa mga kapuso natin na magpapalipas ng gabi dyan, no? Kumusta naman yung seguridad para sa kanila dyan? Jiggy, no, napansin natin kanina, napakarami ng mga tao din dito. At katumbas naman dyan, meron namang nagbabantay na security personnel. Gayun na rin yung mga polis. Meron din dito mga junior police at mga volunteers raw para tulungan na masiguro itong mga mag-overnight dito sa sementeryo. At yun naman, paalala nila, kahit na meron mga magbabantay, kahit pa paano, maging alisto pa rin tayo dun sa ating mga gamit at syempre sa ating mga katabi. Jiggy? Naging problema din ba dyan yung dami ng basura na iniwan ng mga kababayan natin na dumalaw dyan? Jiggy, maswerte itong Loyola Memorial Park dahil ito isang private memorial park, no? So yung basura ay talagang maayos na ilalagay doon sa mga kalalagyan at merong mga umiikot. Kanina nakita natin na mga caretaker o mga tao na talagang kumukuha ng mga basura. So far kanina nakita natin malinis at maayos itong ang Loyola Memorial Park. Jiggy? Maraming salamat sa Lima Refran.